Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Mayne and Alden for yung ngayong umaga na to, and happy Saturday to everyone. This is the day that you've been waiting for. Para po sa lahat po na nag-aabang mismo sa episode mamaya ng EV by 11:30 AM. At patungkol nga po dyan is to make sure natin na pupunta po si Alden Richards, dahil hanggang kahapon lang po yung taping po niya pag Saturday. For sure, at sa post po ng mga ilan pong mga fans and also sa mga natunugan po ng ilang social media news site, babalik po si Alden Richards sa EV this coming Saturday. Eto na po yun. This Saturday, mapapanood na natin si Alden Richards by 11:30 AM. Tutok na po kayo. Gawin nyo na po yung mga gagawin nyo po sa inyong mga tahanan. And then the same time guys, masasabi po natin, ito po yung isa sa mga tututukan po ng mga True-Blooded ADN at Adam Mission. And speaking of Alden Richards, kasi may pinalabas yung The Voice Generation, di ba? Kinomersyal na po yun. And sabi ni Alden Richards, isa siya sa magiging host ng isang reality show, or di naman kaya parang pa-contest and singing contest. Di ba dati nag-host na po siya ng ganito, di ba? So sa mga kids naman. So ito guys, The Voice Kids New Generation. Kumbaga, kinomersyal na siya at pina-teaser na po siya kahapon. And then, nasimta, sabi ni Alden Richards, magsisimula na daw siya mag-taping. Siguradong-sigurado yung mga fans na itong The Voice Kids Generations ay ito po yung isa sa mga gagawin po ni Alden Richards bilang isa siya sa bagong host and main host dito po sa show po na to. Sana nga ito yun, di ba? Kasi talagang it's a big break na naman for Alden Richards yung mangyayari po pag natuloy po itong The Voice Kids Generation. Kasi alam naman natin yung The Voice is talagang very sikat po yan sa kabila, diba? Buti na lang talaga as nagkaroon ng collaboration, and then the same time guys, naging partnership din po sa 7, and pinayagan silang mag-franchise ng ganun pong klaseng scene contest na kapares po sa kabila, diba? And then the same time guys, si Alden Richards pa rin. So kahapon natapos yata yung shoot po niya, is around magagabi na. So talagang masay po natin, puspusan po yung pag-shoot po niya para po sa bagong endorsement po niya. So day 2 na nga kahapon, at dire-diretso po yan sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na araw. Pero this coming Saturday, itong Saturday na araw po na to, is makikita po at masisilayan po ng mga Alden Nation si Min Mendoza sa EB ngayong araw na to. Si Alden at si Min magkasama po yan mamaya sa EB. And then the same time guys, nangyari naman po sa EB kahapon, ito yung usap-usapan ngayon ng True-Blooded ADN at Alden Nation, yung mga sinabi po ni Min Mendoza po doon na yung gusto niya 2 to 3 kids lang po yung gusto niya maging babies. And then the same time guys, yung isa pa sa tinanong po niya kinanay yung dun sa nakaupo na parang sa 9 na anak daw po mismo ni nanay, eh parang sobrang hirap to buntis. So, tapos pinatayo po din sila sa platform ni Maha, at sabi ni Kuya Ryan ay para bang hindi ba kayo naghahabol. So, yun po talaga yung isa sa mga tugon po ni Kuya Ryan mismo sa EV na, which is ang fin point po ng True-Blooded ADN para daw binuko mismo ni Ryan si Min Mendoza. So, ganun po yung thinking po ng Alden Nation sa mga nakita at nabasa po nila at napanood po nila sa television. Kahit hashtag boycott po sila, sisilip at sisilip po yan mismo sa kaganapan, lalo na po sa bowel judgment. Kasi minsan doon talaga nagsasalita kung si Boss Joey, si Kuya Ryan, si Min Mendoza. So kaya tinututukan din po ng mga True-Blooded ADN yan, yung boycott po na yan minsan talaga hindi totally nasusunod, pero sumisilip-silip po sila as talagang hindi nila matiis si Min Mendoza na hindi makita. At para makakuha din po ng update po yung mga admin sa Twitter, di ba? Kaya masabi po natin lahat po yan ang nangyayari kahapon. At ngayong Sabado, inaabangan po nila yung mga paglabas po ni Alden Richards at Min Mendoza sa EV. Sana nga is etong March 18 na to is talaga masasabi po natin, abangan na lang po natin yung mangyayari at happenings. Eto na po yung mga komento po ng True-Blooded ADN at Alden Missions sa Twitter na reactions po nila about po sa nangyari kahapon. So, and then the same time, mga sinabi po ni Min Mendoza. Sabi po ni Love Anna, hahaha, ewan ko, wala pa talagang anak, edi wala, Main. Basta magkasama lang kayo ni Alden, manunood na ako ng EB. Kasi madami pang nagmamahal sa inyo.
ni Alden. Kahit friend, kahit love team, basta magkasama kayo, manunood na ako ng EB. So thank you po kay Love Anna. Napakalawak po ng pangunawa at pananaw niyo po sa buhay. And the same time, salamat po sa pagtanggap kung friends lang po sila or di naman kaya is magka-love team. Kasi yun naman po talaga from the start yung sinuportahan po natin. So, and then also guys, kung ano man po yung mangyayari sa kanilang personal life, sa kanila na lang po yun. Pero the same time, sa kanila po yun dahil may dahilan po sila kung bakit po nila ginagawa po yun, di ba? So, kaya masay po natin, it's up to me and Alden na lang po kung masusunod at talagang gagawin po nila yung gusto po nila hanggang sa huli, di ba? And then the same time guys, sabi ni Lolita Miranda, hindi totoo yan, matalino ang ADN, inuutulang tayo kaya boycott din, may niluluto at may catch yung pagbalik sa Sabado, di pa rin tapos ang sarsuela. Kaya sabi ng admin, mag-observe o magbasid at ilalabas naman ang kasal kuno. Definitely guys, kung ano man po yung maglabasan sa uli, sabi ko nga sa inyo, maging handa po ang lahat po ng ADN, maging prepared po kayo sa lahat po ng bagay po na malalaman po ninyo in the end. Sa lahat po kasi na mangyayari po ngayon sa labas po ng EB, ay definitely sinasabi ng ADN is part pa rin po ng sarsuela. Lahat po yun is part po ng sarsuela. Mga pictures and videos na naglalabasan po on Sockbid, lahat po yun is talagang sinusoko po ng True-Blooded ADN at All Domination. Sabi ko nga sa inyo, be preferred. At the end of the day, lalabas din naman po yung katotohanan kung meron ba talagang totoo Kimin and Alden, kung sila ba talaga or hindi, di ba? Kaya masabi po natin, be vigilant and then the same time guys, maging pasensyoso at talagang lawakan pang unawa po mismo ninyo para po sa sitwasyon po ni Min and Alden. Sabi naman po ni Maylian Lim, ask nyo lang si Rams David, bakit hinalikan niyo yung tummy ni Min before in one occasions? Kaharap pa noon yung dati niyang manager at kapatid niya na si Dean. Paano mo ipapaliwanag ito, Min? Be honest to yourself. Main halatang 2 or 3 runs na buntis ka. Si Alden ba ang ama? Just asking and notice. So yun po talaga yung isa sa mga lumabas po na rumored na balita na talagang nakita din nila yung videos po nung Hiram's David na hinalikan ngayon siya ni Main. Yung nakadress po siyang pink at kaharap po yung manager, yung mga handler, and then the same time guys si Dean doon mismo sa isang video na pinakita ni Rams David. So yun po talaga yung pinagkatago-tago po na mature blooded ADN at admission na hindi nila talaga nilalabas on social media, di ba? Kaya masabi natin lahat po yun nangyayari at mangyayari pa sa mga susunod na araw. Yung pagsasoko po ng True-Blooded ADN na yan, hindi matatapos yan hanggat hindi natatapos ang sarsuela ang sinasabi po nila, di ba? Kaya lahat po yan is talagang kakalabanin at bibigyan po nila ng justice yung mga bagay pa na talagang kailangan pa nilang isoko, di ba? So hindi susuko ang True-Blooded ADN at All Dominations. So definitely wag po tayong magsabi po ng masasakit na salita sa other people kahit na although nagalit po kayo sa kanila. At the same time, mas maganda kung mas maging mabuting tao pa rin po tayo sa lahat po ng mga sinasabi. Kasi una sa lahat guys, yung mga sinasabi po natin, kailangan truth po tayo. Kasi alam naman natin na hindi lang po tayo mismo yung sumusuport sa Pokemon and Alden. Marami pang iba. Kahit yung mga netizen guys, nababasa po yung mga komento po nyo. Kaya masasabi po natin, behave. And then the same time, mas okay kung mas mabuting tao na lang po tayo palagi. So sabi ni Libby Malyari, true ka dyan AR? Sabi mo, tanong AR, bakit baby Teo? Sabi ni anak ng Aldo, God bless AR. So sabi naman po mismo ni Elizabeth Gojing Bautista, dati ordinary day lang ang Saturday sa akin, pero ngayon eagerly waiting na dumating na sa Saturday. Thanks admin, parati kong wait ang update mo, God bless. So thank you po kay Ma'am Elizabeth Hoheng Bautista at lagi po kayong nag-aabang for Saturday episode kasi talagang naging hyper na din uli ang All Dominations simula po nung bumalik si Alden ng Saturday episode at ngayon babalik na naman siya for the Saturday episode po ng EV and for every Saturday aabangan na po yung True-Blooded ADN at All Dominations. Sabi ni Judith Devertz Tezuti, ayaw mo na sabihin ni Main Focuson ang totoo na may anak sila Richards. Dahil wala pagkitakdang panahon, nga sabihin ang totoo. Ayan, so ayan po talaga isa sa mga reactions po nila about po sa sinabi po ni Main Mendoza. Pero definitely na Kimin Mendoza pa rin po yun kung
totoo man yung sinasabi ng ADN, kasi ilang ulit na po sinabi po ni Min Mendoza na wala siyang anak. Pero ang ADN at adoption ay talagang masabi po natin, marami po silang nalalaman kung bakit hindi natin sila masisisi kung saan sila nanggagaling, pero ang dami po nilang nalalaman about po sa FAS na talagang kung bakit sila ganito, na sinasabi nila na may anak si Min Mendoza at si Alden Richards. Pero at the same time, sa kataliwas naman po sa sinabi po ni Min, kaya masabi po natin na sa showbiz nga si Min, di ba? Kaya yung iniisip at thinking po ng sure-blooded ADN at adoption, pang showbiz lang po yung sinasabi ni Min Mendoza. Pero yung Nicky Min Mendoza Forkerson or Nicky Min Dave Forkerson ay masabi po natin yun daw po talaga yung isa sa mga labas out of show business na pagkatao po ni Min. So, mga kung si Alden, kung si Alden Richards ay Alden, sa totoong buhay ay Richards Forkerson po siya. Kaya masabi po natin lahat po yun, ganun po ang thinking po ng True Blood ADN at television. Pero the same time, abangan na lang po natin in the end kung ano po yung mangyayari. Sabi ko kasi inyo, maging prepared po kayo in the end. Kung ano man po yung maglabasan, sana matanggap po ninyo. Kung ano man po, kung masaya man, kung negative man o positive man, ang importante guys, na natili po kayo sa tambalan hanggang dulo. Yun po yung talaga yung sinasabi nilang finish line. Kung kailan po i-announce sila yung kung ano po yung totoo sa kanilang dalawa. So ayun lang guys, yung isang update natin ngayong umaga na to. And thank you guys sa panonood, and see you for my next video. Bye guys.